Magandang buhay, tayo muli ay mag-aaral ng Edukasyon sa Pagpapakatao 10. Handa ka na bang matuto? Tara na! Pero bago tayo magsimula, tayo muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa biyaya ng buhay. Pinupuri ka namin. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Mapagtanturin po sana namin ang kahalagahan ng pag-aaral bilang susi sa magandang kinabukasan. Bigyan mo po ng lakas ng pangangatawan ang aming mga mahal sa buhay, lalo't higit ang aming mga magulang, at masulit namin sa dunong at karangalan ang bawat sentimong kanilang pinaghihirapan. Gabayan mo po ang aming mga guro at pamunuan upang magampanan ang mga tungkulin sa kanilang balikat na kaatang. Huwag mo po kaming pabayaan. Hawiin mo po ang kapahamakan sa aming daraanan at puspusin ng Espiritu Santo upang maging maka-Diyos, makatao, makakalikasan at makabansa sa pangalan ni Jesus. Amen. Tunghayan naman natin ang ating mga virtual classroom rules. Ilan sa mga dapat nating tandaan? Kahit na tayo ay nasa bahay, ay i-feel pa rin natin na para tayong nasa eskwelahan. I-mute natin ang ating mga microphone at i-unmute lamang ito kapag tayo ay tinawag or may gustong sabihin. Dapat tayo rin ay makinig maigi. Iwasan din natin kumakain habang tayo ay nagkaklase at ang pinaka-importante, have fun and do your best. Ngayong araw ay may bago tayong pag-aaralan katulad ng aking nabanggit. At tayo ngayon ay papasok na sa ika-anim na module para sa ikatlong linggo ngayong quarter number 2. At ang tatalakayin natin ngayon ay ang mga salik na nakaaapekto sa pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng kilos o pasya. Alamin muna natin ang ating mga obyeto. Sa module na ito, inaasahang maipamamalas mo ang mga sumusunod na kaalaman, kakayahan at pangunawa. Una, naipapaliwanag ang bawat salik na nakaaapekto sa pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng kanyang kilos at pasya. Sumunod, nakapagsusuri ng isang sitwasyon na nakaaapekto sa pagkukusa sa kilos dahil sa kamangmangan, masiding damdamin, takot, karasan at gawi. Para sa ating unang pagsubok, ihanda ang inyong mga papel at ang ballpen pati na ang inyong self-learning module. Basahin at unawain ang mga sumusunod na sitwasyon. Piliin at isulat ang titik ng pinakawastong sagot sa inyong sagotang papel. Handa ka na ba? Simulan na natin. Para sa unang katanungan, ito ay ang kawalan ng kaalaman ng tao sa isang sitwasyon. A. Kamangmangan, B. Takot, C. Karahasan, or D. Masidhing damdamin. Ikalawa, ito ang dalawang uri ng kamangmangan. A. Damdamin at masidhi, B. Nadaraig at hindi nadaraig, C. Saya at takot, or D. Gawi at karahasan. Ikatlo, namamasukan si Kim na tindera sa palengke. Nagkasakit ang tatay niya, kaya napilitan siyang ibenta ang paninda ng halos doble ang presyo. Ano ang masasabi niyo na ginawa niya? A. Ayos lang, dahil hindi naman alam ng mga mamimili ang totoong presyo. B. Masama ang ginawa niya, kaya huwag na niyang uulitin ito. C. Naging masaya siya dahil biglang lumaki ang kita niya. Or D. Maraming mamimili ang magagalit sa kanya. Sumunod, ayon sa turo ni Aristoteles, anong uring kilos ang ipinapakita ng isang amang nananakit ng anak bilang reaksyon sa mga bagsak niyang marka sa paaralan? A. Masidhing damdamin, B. Kamangmangan, C. Takot, or D. Karahasan. Sumunod, ito ay tumutukoy sa dikta ng ating bodily appetite. Pagkiling sa isang bagay o kilos or tendency o damdamin. A. Masidhing damdamin, B. Kamangmangan, C. Takot, or D. Karahasan. Ika-ani, ito ay tumutukoy sa pagkakabagabag ng isip ng tao na humaharap sa anumang uri ng pagabanta sa kanyang buhay o mga mahal sa buhay. A. Karahasan, B. Gawi, C. Takot, or D. Masidhing damdamin. Ikapito, si Mario ay lumabas ng paaralan dahil sa gusto niyang maglaro ng computer sa shop. Anong damdamin ang ipinapakita sa sitwasyon ito? A. Karahasan, B. Gawi, C. Walang takot, or D. Masidhing damdamin. Ikawalo, si Miguel ay mahilig mag-asar at magbiro. Kadalasan hindi niya namamalayan na nakakasakit ang damdamin ng kanyang
kasuotan na pambubulas? Okay, oo. Dahil ang pambubulas ay isang masamang gawain na nakakasakit ang damdamin ng isang tao. B, oo. Dahil hindi natutuwa sa kanya ang kanyang mga kaklase. C, hindi. Dahil hindi niya alam na nakakasakit na siya ng damdamin ng iba. O D, hindi. Dahil may kalayaan tayong gawin ang gusto natin. Kasyam, si Marcos ay bagong salta sa Maynila. Siya ay tumawid sa maling tawiran. Hinuli siya ng pulis dahil sa kasong jaywalking. Anong salik ang nakaaapekto sa pananagutan ng tao na ipinakita sa sitwasyon? A. Takot, B. Gawi, C. Kamangmangan, or D. Karahasan? Kasampu, alin sa sumusunod ang kilo sa sanhi ng pangamba at nerbiyos? A. Takot, B. Gawi, C. Kamangmangan, or D. Karahasan? Mahusay! Huwag mag-alala kung mababa ang inyong nakuhang marka dahil mas papalalimin pa natin ang ating aralin at pwede naman tayong bumawi sa mga susunod na gawain. Sa ating unang gawain, suriin ang mga larawan. Tayo ay magbalik-tanaw mula sa ating napag-aralan noong nakaraang linggo. Ano kayang kilos ang ipinapakita sa unang larawan? At ano naman ang ikalawa? Mahusay! Ang unang larawan na kung saan ang bata ay tinutulungan ng isang matanda na pagtawid ay nagpapakita ng makataong kilos, samantalang ang taong naghihikab naman ay isang halimbawa ng tinatawag nating kilos ng tao. Ngayon, kumpletuhin natin ang Venn diagram at paghahambingin at ilarawan ang mga sumusunod na paksa. Katulad ng aking nabanggit, meron tayong dalawang uri ng kilos, ang kilos ng tao at makataong kilos. Kumpletuhin lamang ito. Dito, para sa ating rubric sa pagawasto, bibigyan kayo ng 2 puntos kapag nagpapakita ito ng kawastuhan ng paghahambing. 2 puntos ulit kapag mayroong linaw ng pagpapaliwanag. At 1 punto naman para sa kaayusan ng ideya. So ang total highest possible score na pwede nyo makuha ay 5 points. Magaling! Ngayon, alamin din natin, katulad ng ating nabanggit, meron tayong 3 uri naman ng kilos ayon sa kapanagutan or accountability. Sabi natin, kailangang maging maingat tayo bilang tao sa paggawa ng makataong kilos, sapagkat ang mga ito ay maaaring maging isang isyong moral o etikal. At dahil dito, ang kilos na ito ay ginagawa ng may pangunawa at pagpili dahil may kapanagutan nga ito, or tinatawag nga nating accountability. Ayon kay Aristotle or Aristoteles sa Tagalog, may 3 uri ng kilos ayon sa kapanagutan. Una ay ang tinatawag nating kusang loob, kusang loob at walang kusang loob. Pag sinabi nating kusang loob, ito ay isinasagawa ng may kaalaman at may pagsang-ayon. Ang gumagawa ng kilos na ito ay may lubos na pagkaunawa sa kalikasan at kahihinatnan nito. Samantalang ang di kusang loob naman ay may kaalaman ngunit kulang o walang pagsang-ayon. Dito sinasabi natin na makikita sa kilos na ito na hindi isinagawa bagaman may kaalaman sa gawain na dapat ay isinasakatuparan. At ang walang kusang loob ay isinasagawa ng walang kaalaman kaya't walang pagsang-ayon. Kilos na ito ay hindi pananagutan ng tao dahil hindi niya naman alam kaya't walang pagkukusa. Ngayon, para sa pagpapakilala ng aralin, ang makataong kilos ay nagiging isang ordinaryong kilos dahil sa mga salik na nakakaapekto dito. Ang impluwensya ng mga salik ay minsang nakakabawas ng pananagutan ng makataong kilos. Puntahan na natin ang mga salik na nakakaapekto sa makataong kilos. Ang makataong kilos ay maaaring mabawasan o kaya ay mauwi sa pagiging isang ordinaryong kilos. Katulad ng ating nabanggit, ang mga salik ay direktang nakakaapekto o nakakapagpabago ng kalikasan ng isang makataong kilos, lalo na sa papel ng ating isip at ng kilos loob. Maaari ring mabawasan ang pananagutan ng makataong kilos dahil sa impluwensya ng mga salik na ating babanggitin. So meron tayong 5 salik na nakakaapekto sa makataong kilos. At ang una ay ang tinatawag nating kamangmangan. Kung inyong naaalala, ito ay napag-aralan na natin noong tayo ay tumalaki sa topic natin na konsensya. So ang kamangmangan ay isa sa mga pinakamahalagang elemento ng makataong kilos, 'di ba? Sa papel ng ating isip. So yung kamangmangan ay tumutukoy sa kawalan or kasalatan ng kaalaman sa isang bagay. Sinasabi rin natin, kung inyong naaalala, napag-aralan natin dati na meron itong 2 uri. Ito ang kamangmangang madaraig or nadaraig o tinatawag din nating invincible ignorance at kamangmangang hindi madaraig or
hindi na daraig or invincible ignorance. So pag sinabi natin kamangmangang madaraig, ay meron pa tayong magagawang pamamaraan upang masolusyunan ang isang sitwasyon sa pamamagitan ng pag-aaral or pagsisikap. While yung kamangmangang hindi madaraig naman ay kung saan wala na tayong magagawang pamamaraan upang malampasan ang isang sitwasyon. Ang sumunod naman ay tatawagin nating masidhing damdamin. Ito ay dikta ng ating bodily appetites o yung pagkiling sa isang bagay or kilos o damdamin. So maituturing ito na paglaban ng ating masidhing damdamin sa ating isip rather. Para bang yung pangangailangan ng masidhing damdamin ay mas matimbang kaysa sa dikta ng ating isip. So ito yung malakas na utos ng ating sense appetite na abutin ang ating layunin. So tumutukoy din ito sa masidhing pag-asam natin or paghahangad na makaranas ng kaligayahan o kasarapan at pag-iwas sa mga bagay na nagdudulot ng sakit or hirap. Halimbawa, yung pag-ibig, di ba pagkamuhi, bigati, pagnanais, pagkasindak, pagkasuklam, pagnanasa, desperasyon, kapangahasan, galit, pangamba, at marami pang iba. Ang masidhing damdamin o passion ay normal na damdamin, subalit ang tao ay may pananagutan upang pangasiwaan yung ating mga emosyon at damdamin. Dahil kapag hindi natin ito nagawa, yung emosyon at damdamin ito yung mga ngasiwa sa tao. So ang paghubog ng mga positibong damdamin at maayos na pagtanggap sa mga limitasyon sa buhay ay maaaring maging daan natin upang mapangasiwaan natin yung damdamin. Okay, so yung masidhing damdamin, tandaan din natin, no, yung masidhing damdamin ay minsan magtutulak sa tao sa maling direksyon. Diba kapag tayo ay nagde-decide tapos masyadong nanguna sa atin yung damdamin, there is a possibility na maaari talaga tayong magkamali sa ating gagawing kilos at sa ating gagawing pasya. Sunod naman na salik ay tinatawag nating takot. Takot ay ang pagkabagabag ng ating isip na humaharap sa anumang uri ng pagbabanta sa kanyang buhay or mga mahal sa buhay. Sa buhay natin, may mga pagkakataong kumikilos tayo ng may takot o di kaya ay dahil sa takot kaya nagagawa natin yung isang bagay. Hindi naman mawawala ang pananagutan ng isang tao sa kilos na ginawa dahil sa takot, kundi nababawasan lamang. So ito yung dahil malinaw pa rin sa isip natin na ginagawa pa rin natin siya. Halimbawa, ikaw ay nakakita ng bullying, diba? So dahil sa takot sa mga sigang mag-aaral dahil sa mga nambubuli, pinili mo na lamang na manahimik. Tapos ngayon, nung tinatanong ng teacher ko, meron ka bang kaalaman regarding dun sa pambubuli na nangyari, maaring dahil sa takot mo, magtatahimik ka na lang o hindi mo sasabihin. So dahil dito, nababawasan ang kapanagutan ng pagsisinungaling mo sa sitwasyong ito. Ang takot ay makapagdadala sa isang tao ng pansamantalang kaguluhan ng isip at mawawala ang kakayahang makapag-isip ng wasto, ang pananagutan ay nawawala. Puntahan naman natin yung ika-apat at ito yung tinatawag nating karahasan. So ito yung pagkakaroon ng panlabas na puwersa upang pilitin ang isang tao na gawin ang isang bagay na labag sa kanyang kilos loob at pagkukusa. Ito yung maaaring gawin ng isang tao may mataas na impluensya, maaaring mawala yung pananagutan ng kilos or gawa na may impluensya ng karahasan. So ito yung kung pagkakaroon ng tao ng sapat na paraan para labanan ng karahasan, subalit nauuwi sa wala at mas nasusunod yung kalooban na labas ng puwersa. So yung tanging naapektuhan ng karahasan ay ang panlabas na kilos, ngunit yung pagkukusa ay kilos loob ay hindi. Magbigay tayo ng halimbawa, di ba? Isang kaklase mong siga yung pinipilit na kumuha ng pagkain sa kantin, tapos binantaan niya na kapag aabangan sa labas kapag hindi niya susundin. So, di ba, syempre kapag tumanggi ka, pipitikin yung tenga mo, kaya napipilitan ka na lang na sundin yung bagay na ayaw mo. Sa pagkakataong aking nabanggit, hindi ka makakapanagot doon sa ginawa mo, pero tandaan na kailangan mo munang mag-isip ng paraan para maiwasan yung mga ganong sitwasyon. Sumunod naman ay yung gawi. Sa gawi naman, ito yung mga gawain na paulit-ulit na isinasagawa at nagiging bahagi na ng sistema ng buhay natin sa pang-araw-araw. Again, tinatawag din ito sa English na habits. Kung ang isang gawa or kilos ay nakasanayan na, nababawasan ang pananagutan ng isang tao. Ngunit, tandaan natin, hindi ito nawawala. Ito ay dahil ang isang gawi bago nakasanayan ay nagsisimula muna bilang isang kilos na may kapanagutan at pagkukusa sa taong gumagawa. Kaya, ang gawi ay hindi kailanman nakakapagpawala ng kapanagutan sa kahihinat na ng makataong kilos. Halimbawa nito, yung pagmumura na nagiging pang-araw-araw na ekspresyon ng isang tao, di ba? Mapapanagot ka pa rin dahil nagsimula ito bilang isang kusang pagsasalita ng hindi maganda at nakasanayan na lamang. Tandaan natin, no, maraming gawa o kilos ang tinatanggap na ng lipunan dahil ang mga ito ay bahagi na ng pang-araw-araw na gawain natin bilang isang tao.
Bilang bahagi syempre ng sistema natin, may posibilidad na ituring ang mga ito na katanggap-tanggap na kilos na nung una ay hindi naman. So ang gawi ay masama kahit ito paman ay naging isang uri na ng kilos or acts of man. Dahil sa pinakaunang pagkilos ito ay may pag-ira na ng kaalaman at kilos loob. Ang bawat kilos na niloob ng tao ay may kaakibat na pananagutan. Ang antas ng pananagutan ay nakadepende sa antas ng kilos na ginagawa natin. Ang likas na batas moral ay patuloy na iiral upang manatili at umiral ang katarungan basically. Tapos lahat ng bagay ay may kapalit, malaki man ito o maliit. Para sa ating susunod na gawain, basahin at unawain ang mga sumusunod na sitwasyon. Isulat ang tamang salik na ating napag-aralan na kung saan ito yung nakakaapekto sa pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng kanyang kilos o pasya. Piliin ang sagot mula sa loob ng kahon. Okay? So meron tayo nakikita sa loob ng kahon na kamangmangan, gawi, karahasan, takot at masiding damdamin. So para sa unang sitwasyon, si Sandy ay inutusan ng kanyang ina na bumili ng gamot sa butika. Siya ay hinuli ng pulis dahil sa paglabag sa curfew. Hindi niya alam na may ipinatutupad na curfew sa kanilang lugar. Ano kayang salik ang nakakaapekto kay Sandy? Mahusay. Ikalawa, nakasanayan na ni Mariel na tumawa ng malakas sa loob ng klase. Bumisita ang punong guro at pinagsabihan siya nito. Ano kayang salik ang nakaapekto kay Mariel? Ikatlo, si Anthony ay nanalo ng unang pwesto sa isang paligsahan sa pag-awit. Dahil sa tuwa ay nayakap niya ang kaibigang babae. Magaling! Ika-apat, nagkaroon ng ECQ sa isang lugar dahil sa kumakalat na virus. Marami nang nahawahan at namatay dahil sa sakit. Pinapapasok ka ng iyong amo sa trabaho. Ayaw mong pumayag dahil nababahala kang mahawa ng sakit. Anong sali kaya ang nakaapekto sa tauhan? Ika-lima, kinuha ng kaklase mo ang pitakan ng kaibigan mo. Binatukan at pinagbantaan kanya na huwag magsusumbong sa inyong guro. Magaling! Binapati ko kayo! Napakahusay! Grade 10! Magaling! Ating ipagpapatuloy sa susunod na linggo ang ating susunod na gawain, pag-alam sa mga natutuhan, huling pagsubok, at pagninilay na maaari mong magamit sa pagharap sa hamon ng buhay. Lagi nating tatandaan, Grade 10, na manatiling mabuting tao at maraming salamat! Paalam!